This remote border region in the Himalayas has become a flashpoint in the already frosty relationship between China and India. Our top story is about India's world-class security amid increasing threats in the Indo-Pacific region. China is seething at India. Indian External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar's visit to Southeast Asia this week has left China furious and even worried. Preparations are on in full swing for an all-out war in the Indo-Pacific. China versus India at Amerika. Isang matinding usapin, mga kaibigan, na pinag-uusapan ngayon na ang China ay nag-aayos para sa isang malaking digmaan sa dagat laban sa India at Amerika. Halika at itong pag-usapan ngayon, kaibigan. Ayon sa ulat ng Gravitas, ang China ngayon ay nag-aayos ng isang malaking digmaan sa dagat laban sa India at United States of America. Ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay nagpayag na ng digmaan, kaibigan, kung saan siya ay nakikipagpulong sa isang delegasyon ng People's Liberation Army pati na rin ng Armed Police Force ng China. Sinabihan niya ang mga kupunan na simulan na ang preparasyon. Ano nga ba ang uri ng preparasyong ito? Ang mga kupunan sa seguridad ay pinagsabihan na magtayo ng mga sistema na magtatanggol sa espasyo at magdadagdag ng kakayahan na pangalagaan ang pambansang seguridad. Sinabi ng Chinese state broadcaster na si Xi na humihiling sa mga sandatahang lakas ng China na mag-coordinate ng paghahanda para sa labanan sa karagatan, ang pangangalaga sa mga karapatan at interes sa karagatan, at ang pag-unlad ng ekonomiyang pangkaragatan. Tinanlang natin ang panahon ng komento na ito. May nagaganap na tensyon sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas na hanggang ngayon ay masalimuot pa rin ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay nagkasalpukan sa mga barko ng Pilipinas. May dalawang pangyayaring ganito pa nitong nakaraang linggo. Una, isang barko ng Chinese Coast Guard ang bumangga sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Isang oras lamang ang pagitan bago ang barkong Coast Guard ay sumalakay sa isang barkong supply ng Pilipinas. Binara, hinaras at pinububuhusan ng water cannon at pagkatapos ay binangga ng barkong Chinese Coast Guard. Mayroon tayong mga video para sa inyo. Panoorin na lang natin nang makita natin ang pinagagawa ng China. Tunay nga na nagpapataas ito ng tensyon. Sinusubukang magpaputok ng digmaan sa dagat habang kumakanta ng mga himno ng kapayapaan sa lupa. Nito-nito lamang, nagbigay ng hindi hinihing payo ang Chinese Foreign Minister na si Wang Yi sa ibang mga bansa na huwag pumili ng panig sa South China Sea. Sinabi niya, at narito ang isang quote, "Hindi namin papayagan ang pagmamahal na ito na abusuhin o ang pagsira sa batas ng karagatan sa harap ng mga sinasadyang paglabag. Gagawin namin ang nararapat na hakbang upang ipagtanggol ang aming mga karapatan ayon sa batas. Sa harap ng mga walang basehang provokasyon, magre-response kami ng agara at lehitimong countermeasures. Hinihikayat din namin ang ilang mga bansa sa labas ng rehiyon na huwag guluhin ang kapayapaan, pumili ng panig at maging mga disruptors at instigators sa South China Sea. Sa tingin nyo, aling mga bansa ang tinutukoy ng China? Ang Estados Unidos at ang India? Tara, isa-isahin natin. Tulad ng patuloy na sinasabi, ang Estados Unidos at Pilipinas ay may kasunduang pangdepensa. Kaya kung ang isang bansa ay aatake, ang isa pang bansa ay dapat sumuporta rito. Sa ngayon, ipinapanatili ng Pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa dumarating ang panahon na inilunsad ang COS ng Security Pact. Pero ano ang mangyayari ngayong ipinahayag ni Xi ang digmaan at ipinagtulakan na magsimula na ng paghahanda para sa digmaan? Tinawag na ngayon ni Pangulong Marcos na alarmist ang kilos ng China para sa kanya, at hayaan niyo akong kunin ang kanyang pahayag. Sa tingin ko, hindi natin dapat tignan ito kundi sa pinakamalubhang paraan. Gaano katagal bago humingi si Marcos ng tulong sa US? Ang China ay nag-aayos para sa posibilidad na iyon, pati na rin para sa posibleng pagtunggali laban sa India. Dahil ang India ay isa sa pinaka-karibal ng China. Dahil kung sasarahan ang Indian Ocean, mawawala ng supply ang China sa napakaraming mga bansa.
dahil ang major route ng ekonomiya ng China ay dadaan sa India. Ang Beijing ay nagpatibay na ang pundasyon para sa isang posibleng outpost sa bakuran ng India. Kung iniisip ninyo ang Maldives, tama kayo. Nitong nakaraang linggo, pumirma ang China ng isang kasunduan sa seguridad sa Maldives. Ang mga nilalaman ay lihim. Ang kasunduan ay nilagdaan isang araw bago nagpatakbo ang India ng INS Jatayu sa Minoy na mga 180 kilometers mula sa Maldives. Ang India ay pinalalawak ang kanilang hukbong dagat. Binibigyan ng modernong kagamitan at itinatatag ang mga bagong base, jetty at makinarya. Nitong nakaraang linggo, binigyan ng komisyon ng Indian Navy ang isang eskwadron ng mga helicopter na M60. Ang mga ito ay may kakayahan sa anti-submarine warfare. Simpleng sabi, may kakayahan silang makita ang mga submarino ng China kahit kaano sila kalalim sa dagat. Pumirma ang India at ang US ng kasunduan para sa 24 na M60 choppers na magiging karagdagang armas ng India hanggang sa 2025. Maliwanag na nilalabanan ng China ang Indian Ocean. Pinadala ng mga Chinese Coast Guard para kunin ang mga port sa Indian Ocean mula sa Hunut Port ng Sri Lanka hanggang sa Gwadar Port sa Pakistan. Mayroon din ang China sa Chittagong Port at Bangladesh at sa Dor Port sa Djibouti. At ngayon ay tinatahi na rin ng China ang mga string sa Maldives. Sa papel, maari magtagumpay ito na kumuha ng isatikong lokasyon na pabalik-balik sa India. Ngunit sino nga ba ang namamahala sa mga tubig? Ang mga pangarap ng Beijing na pamahalaan ang Indian Ocean ay nasira ng makapangyarihang hukbong dagat ng India. Sa ngayon, ang India ay nagtatayo rin ng isang base ng hukbong dagat sa Great Nicobar na tumitingin sa Strait of Malacca, ang katawang tubig kung saan dumaraan ang 80% ng supply ng langis ng China. Ang lakas at potensyal ng Indian Navy ay naging halata sa mga nagdaang linggo. Ipinapakita nito ang sarili bilang bayani ng malalim na dagat. Kaya narito ang tanong, maaari bang ihanda ng China ang digmaan sa dagat laban sa India? Kung anuman ang gusto nito, maaari itong maghanda ng digmaan sa dagat laban sa United States of America. Ngunit may pagkakataon ba itong manalo? Tingnan natin ang pwersang hukbong dagat ng China laban sa Indian Navy at US Navy. Sa ilang istatistika, ang Chinese Navy ay may 350 na barko, ang Indian Navy ay may 150, ang US Navy ay may 280 na sasakyang pandagat. Sa mga eroplanong pandagat, ang PL Navy ay may mahigit na 700, ang India ay may 400, at ang US ay mahigit sa 4,000. Samantala, sa aircraft carriers, ang India at ang PL ay may dalawa bawat isa, samantala ang United States ay may 11. Sa mga destroyers naman, ang PL Navy ay may 49, ang India ay may 12, at ang US Navy ay may 92. Nilagay din namin ang mga numero para sa mga frigates, corvettes, at submarines para makita ninyo. Kahit ang tanong natin ay, aling panig sa tingin ninyo ang mas malakas? Ang China o ang pinagsamang hukbong dagat ng India at Estados Unidos? Hindi pa natin isasama ang hukbong dagat ng mga kalyado ng Amerika na tiyak na sasali sa digmaang ito. Kaya naman wala nang saysay ang plano ng China na hamunin ang India at Amerika sa dagat. Sa tingin nyo, mangyayari kaya ang posibilidad ng malaking gera ng India, United States of America laban sa China? I-comment mo naman sa iba ba kaibigan ang iyong kuru-kuru. At salamat sa iyong panonood. Romans 12 verse 1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsama ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, mamuhay tayo bilang isang kalugod-lugod na mga anak ng Diyos dahil ang panahon ay maikli na at ang panahon ay malapit na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming panalmang Panginoon naming Diyos, aking pong dinadalangin ang bawat isa.
lalong higit sa kaibigang nakikinig nito, tulungan niyo po siya na magkaroon ng maayos na pamumuhay. May talaga niya ang kanyang buong buhay sa inyo lamang, Panginoon, at tulungan po siya na makaranas ng kaligayahan sa piling po ninyo. Panginoon, ihanda ang bawat isa. Gabayan kami hanggang sa katapusan ng mundo. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala, sapagkat ito aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.